Ngayon, ang lalagarihin na naman natin na kalsada ay mula sa may Boulevard, Quimpo Boulevard, Sandawa Road, cross MacArthur Highway sa may Matina, all the way to SNR, and from SNR, balik ulit sa may MacArthur Highway papuntang Bangkirohan, tapos Quirino Avenue, tapos Camus Street sa may Illustre Corner sa may GS Gaisano Grand, tapos Bonifacio, Glaveria, Palma Hill, and Padre Gomez. Okay, so syempre madadaanan natin yung mga bagong mga establishments, buildings dito sa Davao. Yung mga bagong gawa. Ito para yung pinakalumang big shop sa Davao, Merco. Corner, Rizal, Boulevard. Hindi siya luma, I mean hindi siya bago ha. Luma na siya pero sinabi ko lang. Ito na yung lugar na Trading Boulevard. Tapos ito naman yung corner San Pedro Street. And sa left side ay Pabucana. Ito naman yung overpass dito sa may Washington DC. And Almendras Gym. Tapos ito naman yung VXI or Philcrest Centrale or Centrale. Meron din palang grocery store dyan sa baba. Akala ko ano lang siya, BPO. Tapos ang harap dito is LTO. Ang likod naman itong Philcrest ay yun na nga, Washington din. Tapos dyan sa unahan, Bolton Isla. Ilalim ng tulay sa may Bolton Bridge. Ito yung hindi pa talaga na bago na lugar. Hindi na palitan, hindi na paalis. Hindi na palitan ng establishment itong mga gawaan ng mga kulungan ng manok. Yan, no? Yung mga gawaan ng mga alkansya. Basta gawa sa kawayan, no? Ng mga upuan, kama. Yan, dyan, sa may right side. Siyempre, Bolton Bridge, Davao River. Tanaw natin mula rito yung SIR. Tapos mula rito, tara natin yung isang building na hindi ko talaga matanda-tandaan kung anong pangalan sa building na yan, yung mataas na yan, no? Yan. Basta ang bilis ng kanyang progress, ang bilis ng kanyang development, parang kailan lang ay naguhukay pa lang yan sila dyan. Ngayon ay malapit na siyang matapos. So ito yung Quimpo Boulevard. Tapos intersection sa may Ecoland Transport Terminal and Sandawa Road. Jollibee, bago lang itong Jollibee. 2007, 2008, wala pa yan dyan. 2010, tama, wala pa yan dyan dati. So yun, pasok tayo sa may Sandawa Road. Itong Sandawa Road, dito matatagpuan yung Alliance Baptist Church. Diyan kami nagsisimba dati ng aking kapatid. Diyan niya, yun, no? Alliance Church yan. Sa my left side. Siyempre, convenience store. Hindi rin pwedeng gamitin landmark ang convenience store kasi parang every corner merong convenience store. Hindi sila super common. Same with Minute Burger. Halos lahat ng kanto kalye merong Minute Burger. Hindi talaga sila unique landmarks. Tapos Ticaro Building po yung puti o sa may right side. Ticaro College. Ano ba mga courses meron sa Ticaro? Paki-comment down sa ating comment box. Tapos ito na yung intersection ng Sandawa Road Corner, MacArthur Highway, Matina. Magpa-right side ka dyan, papunta ka ng Jones Bridge, papuntang, I know, Hineroso. Hineroso Bridge, papuntang Bangkirohan, and pa-left side naman ay sa
MacArthur Highway all the way to Matina. At Tiniyo ang madadaanan natin dyan mamaya. Sikat na MTS dati ngayon ay medyo palaos na. Or, I mean, hindi naman siya laos, pero parang hindi na siya masyadong pinupuntahan ng mga manginginom, mga mahilig sa nightlife. Tapos ito yung Grabahan area. Right side, ito mga baybay na yan. Grabahan yan. Tapos mayan, merong footbridge overpass. Yan yung tawiran ng mga estudyante sa may University of Mindanao Matina branch or Matina campus. Tapos itong left side, merong 7-Eleven dyan dati but nawala. Shout out, sino nakakaalam bakit nawala, saan napunta? Tapos syempre, left side ulit, madadaanan natin yung Ateneo de Davao University Grade School. Tapos ang sa right side naman ay ang MTS Jollibee McDonald. Tapos meron ding bagong eskwilahan dyan, Malayan Colleges. Tapos syempre, ito na yung ginagawang, yan may mga cranes, kita nyo yan. Yan yung under construction na NCC Mall, yung nasunog, magre-recover na sila. As in, puspusan yung kanilang paggawa, no? Mabilisan talaga. Parang 24/7 din yata yung kanilang trabaho, you know. Para ang bilis. Tapos, syempre, ito na yung corner. Right side is papuntang Maarod. Tapos, ang left side naman ay papuntang Huna Subdivision. Diyan matatagpuan ang PWC or Philippine Women's College. Tapos yan, Azinar. Hindi ko alam kung lahat ay mayroong access papuntang ACNR or lahat ay nakakapasok na ng ACNR or lahat ba ay member. Merong membership card ng ACNR. Mahal kasi ang membership card, 750 pesos. Tapos ang kanyang validity is 1 year. Kaya kung may mga friendships kayo na may ACNR card, manghiram na lang gaya ng ginawa natin. Meron akong binili dito ng mga item na hindi ko mabibili sa ibang mga grocery store. Pero hiwala yung ating vlog dyan kasi pinapakita ko lang yung mga item na anong meron dyan na wala sa ibang lugar or kung meron man anong pinagkaiba sa presyo at kalidad nito. Pwede pala. Akala ko dati hindi pwedeng pumunta rito sa SNR na walang sasakyan. And I found out na pwede ka palang maglakad lang. Mag-commute. Public commute, ibig kong sabihin. Tapos ang sarap ng kanilang pizza. New York style. Yan lang pala hahabol, no? Sarap nung alang all cheese. So yun, tapos na tayo mag-SNR. Siyempre, balik tayo ulit sa may MacArthur Highway. Ito na yun. Papunta na tayo ng Hinirozo Bridge sa may Bangkirohan. Traffic. Sunday pulled itong araw na to. Pero traffic siya. Sa bagay, medyo bottleneck talaga tong lugar na to dito. Siyempre, galing sa Sandawa. Papuntang Bangkirohan, no? Oras ng pamamalengke kasi hapon. Davao, life is here. Indeed.
sa mga nakaalala dyan, mga late 90s, early 90s, and even early 2000, magulo tong tuloy na to. Kasi dito naglalandingan ang mga bato, botilya, o kung ano naman mga pinagbabato-bato ng mga gangsters, no? Magkabilaan mula Pag-asa. Galing Pag-asa, tsaka galing sa may Grafahan. May mga riot na nagaganap dito dati. Pero ganun talaga, no? May mga, ang mga bagay, lahat ng bagay ay mayroong hangganan. So yun, dito sa Davao napuksa yung ganung problema, yung maraming mga nangamatay, maraming mga nadidisgrasyang mga kabataan dahil sa riots, gangster. So ito na yung Bangkirohan Public Market. Itong sa ating right side ay Metro Circle. Okay, medyo traffic. Traffic talaga, hindi talaga medyo. Pero itong traffic na to, maning Manila to sa Maynila. Hindi talaga to iniinda doon. Hayahay na to doon. Ang ganitong scenario. Wala lang yan. Hanggat nakagalaw pa, hindi yan traffic sa Maynila. Kasi ang traffic talaga, like, hindi ka talaga makagalaw. Like 15 minutes to 20 minutes. Pwede ka nga magsaing talaga, tapos kumain. Sa bagay, top 10 yata or most populated din city ang NCR. So ito na yung corner, Pichon. O nga pala, ang Pichon pala is, ito na pala yung Magallanes, no? So parang shout out sa City Government of Davao. Gusto ko lang po sanang tanongin sa inyo kung bakit po laging binabago ang mga kalye natin dito. Kasi hinahanap ko yung Magallanes Street, wala na. Nawala na yung Magallanes, po Pichon na yung nakalagay. Pati yung ano ha, pati yung Sandawa Road, SIR Matina, hindi na siya Sandawa Road, kundi G-Tourist. Parang ganun, no? Basta tourist something. Tapos binabago yung mga pangalan sa mga kalye, sa mga main roads ng Davao. Eh hindi naman ina-adapt ng mga driver. Kunyari, sasakay ka, bababa ka ng Sandawa, diba? Dati sabihin Sandawa lang po. Ngayon sabihin mo, saan ka sir? Sa ano po? Sa may G-Tourist Street. Saan po yun? Patay. Sandawa lang pala. Tapos Pichon. Ayan. Medyo Pichon, medyo familiar na siya masyado, no? Tsaka yung Claveria, ngayon ay si Imrecto. So medyo familiar naman talaga ang si Imrecto. Yung Iniego, dating Anda. Tapos yung Maa Road dati, ano yan, Julian Rodriguez yan eh, pagkakaalam ko. Rodriguez Avenue, tama ba? Tapos itong sa may Buhangin Road, dati ano yan, Quiñones yan, Quiñones Avenue or Quiñones Road. Ginawa na talaga siyang Buhangin Road. Sa bagay, dyan maintindihan ko kasi Maa naman talaga yung daan na yan, bakit ilagay na Rodriguez Road. So tama lang na Maa Road, tapos yung sa Buhangin ay Buhangin Road. Road. Ano ba tawag dyan? Paano ba hindi kasi ng daan in English? Road. Okay, daan na nga lang. Caliora Avenue. Traffic tayo guys ha, mga kagala. Ano to, sa may Davao Doctor's Hospital. Ano yan? Bank Philcris. Yan, ito yung correct me if I'm wrong, pero feeling ko ito yung pinakalumang Philcris sa buong Davao. Dito sa matatagpuan dito sa may in between of Quirino Avenue and Ilustre. So ito na yung corner Duterte Street, tapos yun sa kabila, tapak yung likod nun ay Mount Apo and Malvar. Shout out pala kay Michael Waniza Lacquiores, kasi meron siyang mga kinoment sa atin ng mga nakaraang araw tungkol nga sa Davao, no, na mga namimiss yan ng mga landmarks and establishments na dati niyang pinapuntahan, ngayon ay wala na.
At habang stranded tayo sa traffic, shoutout na natin si Daming Daan, Emeline Binuliraw, Mama Jackie Hofer Schaffer. Shoutout sa mga taga Japan, kina Mama Waro Dabaw or Wadab. Shoutout. Shoutout na rin kaya Nikki Japan Family, sa mga nanonood from Canada, USA, KSE, Philippines, Jinsan, Zamboanga, Iligan. Shoutout all over the planet. Ito na yung Camus Street. Tanaw na natin yung Gaisano Grand Illustre na dating GS Gaisano. Diyan ako pinakauna nakasakay ng escalator. Salamat sa aking kapatid. Shout out Jeans Daily. Di makakalimutang experience yun. At syempre diyan din ako pinakauna ng naging empleyado, Jollibee Gaisano Illustre. So Camus Street. Tapos ito naman yung building na yan. Yan yung UCCP. Tama ba? United Church of Christ of the Philippines. Tapos Bonifacio Avenue. Yan. Ito yun, Bonifacio Avenue. Madadaanan natin dito yung corner ng Anda, na ngayon ay kilala sa pangalang Iniego, kung saan matatagpuan ang DXDC RMN Davao City. Tapos ito yung Victory Chapel, left side ha. Yan, Victory Chapel po yan. Parang lumang building siya kasi gawa pa rin sa kahoy. Yan, RMN Broadcast Center. Yung Anda, napakaraming mga ano dyan, no? Mga establishments. Merong CAP Auditorium. Tapos ito yung Ponciano Bangoy Crossing. Tapos ito, bagong building lang to dito, Synergy. Oh, it's Synergia. Yun, Tesoros yun. Kila ano yan, mga bongo family. Tama ba ako guys? Comment down below ha, sa mga nanonood. Yan bang Tesoros is, diba, bongo family owned business yan. Like, yung ano sila. Sila yung parang printing press na mga bookstore, mga ganun. No? Mga yearbooks. Siyempre, yan, Metro Gaisano Center, ganun. And CM Recto Avenue. Yan, the Wireless Avenue of Davao. Maraming mga nawala rito ng mga establishments. Victory Liner. Meron dito dati Station 91, no? Dami mga gulo na nangyayari. Riot Rumble. Yan, Coco Life, Palma Hill Corner, si Imricto. Yan, RCBC. Tas sa dulo nito is Humberto's Corner naman yan ng Palma Hill and Padre Gumis. Tapos sa right side, meron ditong cooperative, yung King Cooperative. Ito yung building, Humberto's Hotel or in Inn. Tapos ito rin yung Padre Gumis Street. Pag pa right side ka, papuntang Dover Lanes. Yan, UIC Bonifacio Corner. Dahil dito tayo dumiretso, papunta tayo ng Rojas Avenue at uuwi na tayo. Ako lang pala, hindi pala kasama. So yun, maraming salamat sa mga nanonood. Sana ay nag-enjoy ang inyong mga mata sa mga tanawin. At sana tama yung mga nabanggit ko ng mga kalye, establishments, and yan, buildings. Bye-bye, salamat.